Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po ay darako na po sa pakikinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasang balasalita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ito po ay dadali ng ating mga maral at po bilang co-preacher Ronald Rimando. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa aking co-preacher, beloved Brother Albert. Purihin natin dakilang Diyos. Tayo po ay sama-sama munang manalangin mga minamahal sa ating mabait na Diyos. Dakila naming Diyos, sama naming banal sa matamis, at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ng lubusan o Diyos na iyo pong pinagpala at tinanggap ang naunang bahagi ng aming pagsamba na kaabot sa iyong trono ng biyaya dyan sa kalangitan aming pinakamamahal na Panginoon, lalo't higit Ama, sa iyong napakatamis na presensya na patuloy po ipinubuhos mo sa aming kalagitnaan, aming pinakamamahal na Panginoon, at nagpupurit, nagpapasalamat din po kaming lubusan. Aming dakilang Diyos sa aming pag-aaral, ng balang salita, binigyan mo po kami ng kalayaan, mahal na Panginoon, at bago po kami dumulog sa iyong panalangin, O God, minsanan pang mga lingkod, may habag, kapatawaran, saan mo man nasumpungan, nakagawa, nakaisip, nakabanggit, hindi ka nalugod, mahal na Panginoon, sa bat sa amin, nagsusumang po kami ng kapatawaran, aming pala Panginoon, at tinadalain po namin, O God, sa puna't panalangin po namin ginagalang minamala pastor, Willis Radamay, tayong prophet, O God, O Diyos, pagpalain pong lubusan ng aming pag-aaral, ng balang salita, mahal na Panginoon, buksan mo po aming karunungan at unawa, patuloy po na mapag-unawang lubusan ng pag-aralan, ngayong umagang ito, aming pala Panginoon, samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, aming pala Panginoon, anoint thy word, O God, sa ganang akin po, walang-wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, ako po'y basahan lamang sa iyong harap. Malapay noon ay pong kinahabagan, gamitin po ang ilingkod. Malapay na ikaw po magsalita para sa akin, malapay noon. Ikaw ang tumayo para sa akin, malapay noon. Praise God, pagpag kami lahat, O Diyos. Ito pong aming samot, panalang sa matamis at parang pangalan mo, aming pinakmamahal pa Yesu Kristo. At sa pagkakatong ito ay sama-sama naming sinasaway, itinataboy, pinapalayas lahat ng uri gawin ni Satanas and believe in doubt, all demons cast out, be bound into hell and be there forever and ever. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, pwede na po tayong umupo, mga minamahal, praise God. At bago po tayong magpatuloy, mga minamahal ko, ang iyong abang lingkod ay nagpapahayag ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba, pagpaparangal ay tanging sa ating napakabait na Diyos na buhay sa langit sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at aking dobling paggalang at pagbati, mga minamahal, sa ating ginagalang at minamahal na pastor Wilde Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God. At hindi po nating malimutan mga alaala sa lahat ng pinangaral po sa atin ng ating dearly beloved honorable son pastor Lina C. Almeda, ating beloved mama dear, mga minamahal ko. At ganoon din po mga minamahal sa buong sangbahayan ng ating ginagalang at minamahal pastor, mga minamahal, praise God, sa lahat ng beloved children, grandchildren, children-in-law, and great-grandchildren of our dearly beloved pastor, mga minamahal ko. Ako rin po ay bumabati at nagbibigay po ng aking dobling paggalang po sa inyo, mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal sa lahat ng aking kamanggagawa sa ubasan ng ating pinakmalapit noon, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, kanyang buong sambayan, mga minamahal. Ako rin po ay nagbibigay ng aking praise God pagbati, mga minamahal. Praise God, mga sa lahat ng preachers, elder of the church, mga minamahal, sa inyo pong lahat, aking minamahal na kapatid sa ating dakilang Diyos, sa lahat ng ating live webcast viewers all over the world. Purihin natin ang ating mabait na Diyos. Praise God. At tayo na po mga minamahal ay mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise God. Palakpakan pa nga po natin na malakas ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, yung gising na palakpak para sa ating pinakamalapit noon, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating pinakamalapit noon. Praise God. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal ko, bigyan po natin ng pamagat ng ating pag-aralan ngayong umagang itong mga minamahal, from endurance to the glory of God. From endurance to the glory of God. Mula sa pagtitiis hanggang sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? At basahin po natin, minamahal, praise God, ang ating key verse, Revelation chapter 21, verse 1 to 5. Apokalipsis kapitol po 21, ang talata po ay 1 hanggang 5. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata 21, ang talata po ay 1 hanggang 5. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buwat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi,
narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luwa sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, yung talata na ating nabasa, napakapalad natin. Bakit mga minamahal? Tayo po mga minamahal yung henerasyon na napakapalad, mga minamahal. Bakit mga minamahal ko? Sapagkat yung talata na ating nabasa, wala pong ibang titira doon kundi tayo, mga minamahal. Amen. Walang ibang titira doon, mga minamahal, kundi tayo. Tayo na nagtitiis, mga minamahal ko. Praise God, tayo na nagtitiis kahit na gaano hirap, mga minamahal, na tayo makarating sa ating panambahan sa ganitong sitwasyon, tayo po'y magdamagang magpuyat, mga minamahal ko. Ngunit kayo ay narito upang sambahin ang mahal na Panginoon. Sa inyong pagtitiis, mga minamahal ko, kayo, tayo, mga minamahal, ang sama-samang titira doon, mga minamahal, praise God, sa syudad na kung saan, mga minamahal ko, inihanda ng mahal na Panginoon para sa iyo at sa akin. Palakpakan natin ang ating pinaul Panginoon, praise God. Mga minamahal, marami ng pagliligtas ng mahal na Panginoon. Marami ng pinagdalhan ng mahal na Panginoon, praise God, sa mga tao na kanyang inibig, mga minamahal, praise God. Ngunit tayo ay kakaiba sa lahat ng kanilang mga inibig. Bakit, mga minamahal? Tayo ay dadalhin doon sa langit, mga minamahal ko, na kung saan, mga minamahal, ang lugar na ito ay puro ginto, mga minamahal, praise God. Maraming mansyon na kahanda doon, inihanda na ng mahal na Panginoon. Ang mga lansangan ay puro ginto, mga minamahal, at may punong kahoy doon na namumunga ng 12 klase ng bunga. Monthly po yun nagbubunga. At yung kanyang dahon, mga minamahal ko, ito po ay pangpagaling, mga minamahal, sa mga bansa. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At kung dito, mga minamahal, iyak ka ng iyak, ang daming problema mo, mga minamahal ko, ang daming kapighatian, ang daming mong mga daladalahin, mga minamahal, doon lahat ng luha mo papahirin na ng mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Doon, mga minamahal ko, wala na pong kamatayan. Doon, wala nang paghihirap, wala nang dalamhati, mga minamahal. Praise God. Lahat ay masaya na tayo doon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Wala na rin pong gabi kagaya ng ganito. Puro araw na, mahabang araw. Eternal days, mga minamahal, ang nandoon. Ang ilaw po natin, hindi na po ang sinag po ng araw. Hindi na po ang liwanag po ng buwan. Ang ilaw po natin doon, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At lahat po, mga minamahal, nandoon na bago na. Lahat ng nakikita natin dito, mga minamahal, lahat yan mapaparam. Bago po ang ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon doon, mga minamahal. Inihanda ng Diyos para po sa atin. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal ko. Ngunit, mga minamahal, hindi po natin basta-basta marating iyon. Kung paano, mga minamahal ko, nahirapan ang mga Israelites, mga minamahal, makarating sa Kanaan. Nahirapan, mga minamahal, si Noah na makamtan ang kanilang kaligtasan, mga minamahal ko. Kung paano, mga minamahal, praise God, si Lot ay nahirapan upang sila po ay maligtas mula po sa pagkagunaw sa pamagitan po ng apoy at asopre sa bansa po, sa bayan po, mga minamahal, praise God, ng Sodoma at Gomorrah. Ganon din po tayo, may titiisin po tayo, mga minamahal ko. Ngunit, mga minamahal, huwag po kayong mag-alala. Dahil yung titiisin po natin, hindi po singbigat ng mga tiniis po, mga minamahal, ni Noah, si tiniis ng mga Israelita, tiniis, mga minamahal, praise God, nila Lot, mga minamahal, hindi po ganun kabigat yung ating titiisin, sapagkat meron na pong nagtiis para sa atin. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi biro ah, mga minamahal, hindi biro yung tiniis nila Noah. Mantakin mo, mga minamahal, gumawa siya ng daong, pinagawa siya ng malapit ng daong, mga minamahal ko. Hindi basta-basta daong, malaking daong iyon. Amen? Praise God. 300 cubits ang haba. Praise God, yung luwang niya, 50 cubits, mga minamahal. Yung taas niya, 30 cubits, mga minamahal, pinagawa ng malapay noon. Ngunit pinagtiisang gawin ni Noah iyon alang-alang sa kanilang kaligtasan.
Ngayon, mga minamahal, wala na tayong titiisin na ganun, mga minamahal ko, sapagkat lahat, mga minamahal ko, ay tiniis na ng ating dakilang Diyos upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Pagkatapos makagawa ng daong, mga minamahal, praise God ni Noah at ang kanyang buong sambayan. Ngayon, hindi rin basta-basta, mga minamahal ko, praise God, na iwanan nila yung kanilang tirahan dito sa lupa, mga minamahal. Maging yung kanyang manugang, hindi po basta-basta, mga minamahal, na iwanan niya yung mga kanilang mga loved ones, mga minamahal ko. Ngunit lahat iyon ay tiniis nila dahil naniwala sila at nagtiwala doon sa tumawag sa kanila at magliligtas sa kanila. Walang iba kundi ang ating pinakamamalapay noon. Kaya napakahalaga, mga minamahal ko, yung ating pagtitiis upang makamtan po natin, mga minamahal ko, yung pangako ng ating pinakamalapay noon, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, praise God, yung Kanaan, from Egypt to Kanaan, mga minamahal, na kung saan iniligtas ng malapay noon, yung Israelita mula po sa kamay ng mga Ehipto, mga minamahal ko, napakalapit yun, mga minamahal eh. Sapagkat nung sila po ay kumukuha ng pagkain, nagkaroon po ng taggutom doon sa Kanaan at yung Ehipto lamang ay may pagkain, napakalapit po nilang kinukuhanan, mga minamahal ko, hinihingan ng pagkain. Yung Ehipto, mga minamahal ko, na kung saan nandun si Jose, mga minamahal ko. Napakalapit yan, mga minamahal ko. Ngunit bakit, mga minamahal, praise God, nung sila po ay iligtas ng mahalapay noon, yung Israelita iligtas ng mahalapay noon, mula po sa kamay ng mga Ehipto, mga minamahal, at dalhin ulit sa Kanaan, mga minamahal ko, bakit, mga minamahal, napakatagal yung paglalakbay nila, mga minamahal ko, at umabot, mga minamahal, ng 40 taon. Samantalang, pwedeng lakarin yon, mga minamahal, pwedeng lakbayin yon ng 40 araw lamang. Bakit, mga minamahal? Unang-una, gusto ng malapin turuan yung mga Israelita na magtiis. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Kaya huwag po tayong magtaka, mga minamahal ko, kung bakit napakatagal minsan yung mga pagpapalang dumating sa atin. Ang dami nating dapat tiisin, mga minamahal ko. Huwag kang humiwalay dyan sa pagtitiis mo na yan, sapagkat yan ang tamang daan papunta po, mga minamahal, sa piling ng ating pinakmalapay noon. Huwag kang umiwas dyan, mga minamahal. Huwag mong iwasan yan. Huwag mong gayahin, mga minamahal ko, yung mga Israelita na ayaw pong daanan, mga minamahal, yung mga mahirap na daan upang sila po ay magtiis, mga minamahal ko. Lahat po ng hindi po nagtiis, sila po ay nabigo, mga minamahal. Praise God. Lahat ng nagtiis, sila po ay nabigo, mga minamahal. Kaya tama yung ginagawa po natin pagsasakripisyo sa harapan ng malapay, pagtitiis sa harapan ng mahalapay noon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kagaya po ng ating nabanggit kanina, wala na po tayong titiisin na malaki. May titiisin tayo, maliit na lamang, mga minamahal ko. Sa 100% dapat na titiisin natin ang tiniis na ng mahalapay noon doon, 99% na, mga minamahal. Kaya ang dapat para sa atin na lang, 1% na lamang yung ating titiisin. Kumpara po sa mga tiniis, mga minamahal, na mga unang iniligtas ng mahalapay noon bago po dumating ang pagkapahamak. Ngayon, 1% na lang, mga minamahal, yung ating titiisin. At yung 1% na yun, mga minamahal, kinuha pa ng ating mahal na pastor, yung 0.8%. Siya po ang nanalangin para sa atin, kaya po nakamit po natin ang kaligtasan. Kaya tayo naririto ngayon, mga minamahal, taglay-taglay po natin, mga minamahal, ang pagiging kandidato na tayo po ay maging tagalangit, mga minamahal, titira doon sa mansyon na inilaan ng malapay noon, kakain sa bunga ng punong kahoy, mga minamahal ko. Hindi na tayo maghihirap doon, wala ng luha, wala ng dalamhati, wala ng sakit, wala ng kamatayan doon, mga minamahal. Praise God, tayo po, mga minamahal, nagtitiis. Nakahanda na papunta po doon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal ko, purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Ganon din yung mga anak ni Lot, mga minamahal. Si Lot at yung anak ni Lot, mga minamahal, bago sila tumakas doon sa Sodom at Gomorrah, nung sila po ay warningan ng mahal na Panginoon, ang laki rin po ng tiniis po nila, mga minamahal ko. Kaya darating yung panahon, o ngayon na yung panahon, mga minamahal ko, na winawarningan na tayo ng mahal na Panginoon. Tama ba?
minamahal ko, sapagkat nakikita natin ang malapit ng pagbabalik ng malapay noon. Hindi natin alam ang oras ni ang araw ng pagbabalik ng malapay noon. Ngunit yung panahon, ipinakilala na ng banal na kasulatan. Ipinakilala na ng malapay noon yung panahon ng pagbabalik ng malapay, at ito na yung panahon. Tama ba, minamahal? Nakikita na ba natin yung panahon ngayon na malapit na ang pagbabalik ng malapay noon? Amen? Nakikita na ba natin maliwanag, mga minamahal, yung pagkasira na dito na sa ating maharapan? Amen? Praise God. Nakikita na ba natin, mga minamahal, yung mga palatandaan na malapit na pagbabalik malapay noon, yung mga gera? Praise God. Narito na, mga minamahal ko, kaya ito na yung paghahanda natin. Ito na, mga minamahal, yung panahon na kailangan, mga minamahal. Praise God. Tiisin natin lahat ng bagay dahil hindi po naligtas si Lot at yung kanyang dalawang anak kung hindi po sila nagtiis. Palakpakan natin ang ating pinakmamalapay noon. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, praise God, ang ating malapay noon, purihin natin pa noon, grabe ang pag-ibig niya sa atin. Dahil nakita niya, nung panahon po, mga minamahal nila Noah, ang dami hindi po naligtas, walang ibang naligtas, kundi si Noah, yung tatlo niyang anak, yung asawa niya, at yung tatlo niyang manugang, walo lang sila na naligtas, mga minamahal. Yung panahon po, mga minamahal, ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay papunta ng Kanaan, walang ibang nakarating doon sa Kanaan, kundi si Josue at si Caleb lamang, mga minamahal ko. Praise God, sila lamang po yung nakarating doon, na nagmula doon, mga minamahal ko, sa Ehipto. Praise God. At nung panahon po ni Lot, mga minamahal, at yung kanyang sambahayan, walang ibang naligtas kundi si Lot lamang at yung dalawa niyang anak. Kaya grabe, mga minamahal ko, praise God, ang pag-ibig ng malapay noon sa ating panahon. Bakit? Alam niya na hindi natin makakayanan, mga minamahal ko, praise God, ang makakarating doon sa ipinangako ng malapay noon kung hindi po tayo sasamahan ng malapay noon. Dahil sa kasalanan pa lamang natin, hindi po natin kayang bayaran yan, mga minamahal ko. Ngunit dahil sa pag-ibig ng malapay noon, siya po ay nagpakababa, mga minamahal. Siya po ay bumaba sa kanyang trono, sa kanyang luklukan, mga minamahal ko, upang gawing alay ang kanyang sarili, mga minamahal ko. Siya na po, mga minamahal, yung nagsilbing hain para sa ating kasalanan. Dapat tayo po ang nagdurusa, mga minamahal. Dapat tayo po ang magdurusa, mga minamahal, sapagkat tayo ay makasalanan, mga minamahal ko. Ngunit ito po ay inako na ng ating pinakamamalapay noon dahil sa pag-ibig po niya sa atin, at hindi alam niya na hindi po natin kakayanin, mga minamahal ko, na sagalang atin lamang ay makakarating doon, mga minamahal, sa inihanda niya para sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Kaya binabanggit natin ito, mga minamahal, para maunawaan po natin kung bakit mas mapalad po tayo ngayon. Kumpara po, mga minamahal, praise God, sa pagliligtas ng malapay noon sa mga unang iniligtas ng ating dakilang Diyos sa pagkapahamak. Napakapalad natin. Yung iba, mga minamahal, nung panahon po na ng batas, mga minamahal ni Moses. Amen? Kapag nagkasala ang tao, sipkay na kailangan meron kang ihahain, mga minamahal, praise God, na malinis na kordero para sa iyong kasalanan. Kinakailangan meron kang kakayanan, mga minamahal, upang maiprovide mo, mga minamahal, yung alay mo na hain, mga minamahal, para sa iyong kasalanan. Ngayon, mga minamahal, meron ba tayong ganon? Meron ba tayong iprinovide, mga minamahal, para sa ating kasalanan? Binayaran na ng malapay noon ng libre. Pinaghirapan na ng malapay noon ng libre, mga minamahal ko. Praise God. Ngayon, mga minamahal, praise God, bukod sa pinaghirapan na ng malapay ng libre, mga minamahal, yung kabayaran doon sa ating kasalanan, ano pa yung ginawa ng malapay noon para sa atin sa panahon natin ngayon? Pagkatapos ng siya ay namatay, mga minamahal ko, siya pa ay umakyat sa langit. At pagkatapos, mga minamahal, ibinuhos niya sa atin yung kanyang Santong Espiritu na kung saan tayo ay malakas ngayon. Praise God, sumusunod sa kalooban ng malapay noon. Kahit gaano po ang hirap nating pinagdadaanan, mga minamahal, kahit gaano po kahirap ang dapat nating tiisin, natitiis po natin, mga minamahal ko, bakit kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal, ang kinakailangan na lamang natin, ibigin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigin ng lubos ang ating dakilang Diyos. Ibigin mo ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, amen, buong lakas mo, mga minamahal. Yun na lamang ang ating gagawin para, mga minamahal, makamtan po natin ang ating kaligtasan, makarating tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yun na lamang po yung kailangan po nating tiisin, mga minamahal. Hindi na po mahirap yun. Tama ba, minamahal? Hindi na mahirap yun. Dahil kapag natiis mo yun, mga minamahal ko, na ibigin mo palagi ang malapay noon, sa anong paraan? Praise God. Sa anong paraan, mga minamahal? Basahin natin. Purihin natin ating dakilang Diyos. Dito po, mga minamahal, praise God, sa Exodus, Kapitulo 20, ang talata po ay 8.
At Hebreo, kapitulo po, Jace, talatang 25, minamahal. Palapakan muna natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord! Dito po sa aklat ng mga taga-Eksodo, aklat na Eksodo, kapitulo 20, versikulo 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Amen. Praise the Lord. At Hebreo 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakmamalapay noon, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kagaya po ng ating inabanggit kanina, mga minamahal, praise God, yung 100% na dapat sana nating tiisin, yung 99% doon, mga minamahal, inako na ng mahal na Panginoon. Yung 0.8%, mga minamahal ko, praise God, iniluhod na tayo ng malapay, pinaghirapan na tayo ng ating beloved pastor din, mga minamahal, sa kanyang pananalangin. Purihin natin ang ating pinakmalapay noon. Hindi tayo nakarating dito, mga minamahal, kundi dahil sa panalangin ng propeta ng ating pinakamamahalapay noon. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, yung 0.2%, mga minamahal, praise God, yung dalhin mo yung sarili mo, mga minamahal, dito sa pagtitipon natin, ito yung araw ng Sabat natin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Ito yung araw ng Sabat natin, mga minamahal. Kung marami pong gumagawa, mga minamahal, gustong sundin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Sila rin po ay may mga araw ng Sabat, mga minamahal. Sila rin po ay nagkakatipon. Ngunit tanungin mo, mga minamahal, pagkatapos po nilang magsamba, praise God, naging banal ba sila, mga minamahal? Ngunit tayo, 100%, mga minamahal, praise God, kapag nandito ka sa bahay panambahan, inibig mo ang malapay noon, sinunod mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, nandito ka sa panambahan, gusto mong katagpuin ang presensya ng ating dakilang Diyos, hanggang pumasok sa iyo ang presensya ng ating dakilang Diyos, maya-maya, banal ka na. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, sapagkat hindi po kailanman magiging banal ang isang tao, mga minamahal, na makasalanan, unless na pumasok po sa kanya, mga minamahal, yung Espiritu ng Diyos na banal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kapag nandito po tayo sa panambahan, sa ating araw, mga minamahal ko, praise God, ng ating pamamahinga, hindi lamang po, mga minamahal, praise God, hindi lang bang po, mga minamahal, praise God, yung mga nagsasabi kami nagpapahinga, ang hindi po ang araw ng pamamahinga, yung ikaw lamang ay magpahinga, tama na yun, mga minamahal. Amen? Praise God. Ikaw po ay kinakailang makaramdam ng pagpapahinga galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong nagumagawa ng Sabat, mga minamahal, Sabat Day, mga minamahal. Ngunit yung isip at puso nila, wala sa mahal na Panginoon. Kaya po sila, mga minamahal, pag-uwi nila, hindi po nila taglay ang totoong kapahingaan. Ngunit tayo, mga minamahal, bakit po tayo narito palagi? Bagamat minsan napakahirap dalhin yung ating sarili dito, bakit nandito tayo palagi, mga minamahal? Dahil nararamdaman po natin ang pagpapahinga na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Parito kayo, kayo nabibigatan ng lubha at akin kayong papagpahingain. Amen? Kaya kayo narito, mga minamahal, nagpapatuloy sumasamba, dumadalo, mga minamahal, dahil nararamdaman ninyo ang pagpapahinga galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kung tutuusin, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, praise God, hindi po lamang para sa Diyos yung ating Sabat Day eh. Para sa atin talaga ito, mga minamahal. Para sa atin talaga ito na umiibig sa mahal na Panginoon. Sapagkat pagkatapos nating maibigay, mga minamahal, yung para sa mahal na Panginoon, yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, tayo po ang nakikinabang ng pagpapahinga na gustong ibigay ng ating pinakamamalapin. Kaya kahit may problema ka, amen, kahit may problema tayo, mga minamahal, kabigatan sa buhay, minsan hindi na natin alam ang pwede nating unahin, mga minamahal ko. Praise God, inibig natin ang malapay noon, pumunta ka dito, nagsamba ka, mga minamahal, naramdaman mo ang presensya ng ating pinakamamalapay noon. Praise God, yung problema mo na napakabigat, mga minamahal ko. Praise God, minsan hindi mo na napapansin ang napapansin mo na, praise God, yung kagalakan mo na naramdaman mo pagkagaling mo sa panambahan, taglay mo ang kagalakan, mga minamahal, kahit nasa bahay ka na. Naaalala mo pa rin, mga minamahal, praise God, yung paghaplos ng malapay sa puso mo, yung pag-comfort ng malapay noon sa puso mo, mga minamahal, nararamdaman mo pa rin hanggang sa pagtulog mo, mga minamahal ko, na hindi po nakamtan ng nasa sanlibutan, mga minamahal, naghahanap ng tunay na kapahingahan, ngunit mapalad po tayo na tunay na pinili ng malapay noon, sapagkat tayo mismo, mga minamahal, yung tunay na nakakaranas ng tunay na Sabat Day. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya po, mga minamahal, huwag natin hayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen? Praise God. Nung mula po, mga minamahal, nung ako po ay na-assign
sa mga spiritual duty, mga minamahal ko, simula po nung ako po ay naging manggagawa ng Mahal na Panginoon, praise God, sa iba't ibang outreaches pa, mga minamahal, kapag meron po kaming mga pre-pray over, praise God, meron po kaming mga pinupuntahan na may karamdaman, unang-unang tinatanong po namin, praise God, kung sila po ba ay dumadalo, praise God, pangalawa, kung sila po ay nagbibigay, o sila po ay nagtatapat ng ikapot bahagit mga handog, mga minamahal, pangatlo, mga minamahal, kung sila po ba ay nagpupuri at nananalangin sa Mahal na Panginoon, pang-apat, yung pagsuot ng kabanalan. Mga minamahal ko, kapag, praise God, hindi natin nagawa yung apat na ito, yung Espiritu ng Diyos lumalayo po sa atin. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Yun po yung katotohanan, mga minamahal. Yung Espiritu ng Diyos lumalayo sa atin yan, mga minamahal, kapag hindi po natin nagawa yung apat na yon. Dahil kapag nasa atin yung Espiritu ng Diyos, mga minamahal, lahat po, mga minamahal, ng kautusan ng malapain, magagawa na po natin yan. Kaya ang pinakamahalaga, mga minamahal ko, na kautusan, walang iba kundi ang ibigin mo ang Mahal na Panginoon. Dahil kapag inibig mo ang Mahal na Panginoon, manatili sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kapag nanatili sa iyo ang Espiritu ng Diyos, magagawa mo ang kalooban ng Diyos, magagawa mo ang kautusan ng Mahal na Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kapag nagpe-pray over po kami, mga minamahal, yun po yung kadalasan na tinatanong po namin. Amen. Praise God. Ngayon, mga minamahal, kapag sinabi niya, dumadalo naman ako, Brad, palagi. 3 times a week. Brad, dumadalo ako. Dumadalo ako ng linggo, dumadalo ako ng overnight, dumadalo ako ng midweek. Pero, nagkasakit pa rin. Ang tanongin namin, nagpapuri ka ba? Nagpapuri po ba kayo dito sa bahay po ninyo? Amen? Praise God. Yun yung mga tanong po namin. Apat yun, mga minamahal. Praise God. Kapag sinabi, nagpapuri po ako at nananalangin sa Mahal na Panginoon. Tatanungin na naman namin, nagtatapat po ba kayo ng ikapot bahit mga handog? Praise God. Kapag sinabi, mga minamahal, nagtatapat po ako. Ngayon, mga minamahal, praise God, kapag tinanong mo, nagsusot po ba kayo ng kabanalan? Kapag sinabing hindi, eh, may problema yung kanyang paglilingkod sa Mahal na Panginoon. Tama ba, minamahal? Lumalayo yung Espiritu ng ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, napakahalaga na maalaman natin at maisagawa natin palagi, mga minamahal, ang apat na ito, mga minamahal, upang manatili sa inyo, sa atin lahat, ang Espiritu ng ating pinakamamalapin. Unang-una, yung ating pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya huwag natin pabayaan ang pagtitipon ng mga banal. Walang sinuman, mga minamahal ko, makapagpatigil sa atin, sa ating pagtitipon, pagsamba sa ating dakilang Diyos. Dahil hanggang sa langit, mga minamahal, ito na po yung ating gagawin. Tayo po ay sama-samang magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun na po yung ating gagawin. Amen, sa ating mga mansyon na tahanan sa langit, mga minamahal, sama-sama tayong magpupuri sa Mahal na Panginoon. Wala tayong ibang gagawin doon. Kung araw at gabi, mga minamahal, pupurihin natin ang ating dakilang Diyos. Tayo ay lumalakad, mga minamahal, sa mga gintong lansangan, mga minamahal. Tayo nagpupuri pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kahit na walang magsabi sa iyo, mga minamahal, eh. Amen? Praise God. Kapag nasa yung Espiritu ng Mahal na Panginoon, malayo pala yung banal na gawain. Praise God, ikaw ay naghahanda na para po, mga minamahal, sa pagdalo mo sa banal na gawain. Ibig sabihin, kapag ganun, mga minamahal, praise God, grabe ang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag nakita ng Mahal na Panginoon, grabe ang pag-ibig mo sa Mahal na Panginoon, ikaw din, mga minamahal, mas lalong ibigin ng Mahal na Panginoon. Amen? Kaya, mga minamahal, hindi mo na mamalayan, mga minamahal ko, praise God, kapag lalo mong iniibig ng Mahal na Panginoon, praise God, ikaw din ay mas lalong nagpapakainit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat yung Espiritu ng Diyos na sumasayo ay nag-aalab. Amen? Naghahanap palagi, mga minamahal, nauuhawil palagi, mga minamahal, nasambahin, papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya huwag natin pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal, lalo na kung nalalaman natin na malapit na ang panahon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ano yung pangalawa, mga minamahal ko, na maipakita natin yung pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ano yung pangalawa, mga minamahal? Basahin natin dito po sa Sipanyas, Kapitulo po 3, ang talata po ay 14 hanggang 15, unang Thessalonians, Thessalonica, Kapitulo po 5, ang talata po ay 16 at 17. Dito po sa aklat ng Sipanyas, Kabanatang 3, talata 14 hanggang 15. Umawit ka, o anak ng babae ng Siyon. Humiyaw ka, o Israel. Ikaw ay matuwa at magalak ng buong puso, o anak ng babae ng Jerusalem. Inalis ng Panginoon ang mga kahatulan sa iyo. Kanyang iniwaksi ang iyong kaaway,
ang hari sa Israel, sa makatuwid bagay ang Panginoon, ay nasa gitna mo, hindi ka na matatakot pa sa kasamaan. Dito right. Po sa aklat po ng 1 Tesalonica, Kabanatan 5, talata po ay 16 hanggang 17. Magala kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Palapakan natin ang ating pinakmamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Magagalak daw tayong palagi, magsipanalangin na walang patid, mga minamahal. Amen? At tayo magsiawit sa harapan ng mahal na Panginoon. Tayo magdala ng handog sa mahal na Panginoon. Amen? Pakilagay nga po dyan, minamahal, Sipanyas Kapitulo 3, ang talata po ay 14 hanggang 15. Kindly po, minamahal, praise God sa ating purihin natin ating dakilang Diyos. Umawit ka, o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka, o Israel. Ikaw ay matuwa at magalak ng buong puso mo, o anak na babae ng Jerusalem. Sino yung anak na babae ng Jerusalem, mga minamahal? Tayo po yun. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Sa 15 po, minamahal. Praise God. Inalis na ng Panginoon ang kahatulan sa iyo. Kanyang iniwaksi ang iyong kaaway, ang hari ng Israel. Sa makatuwid bagay, ang Panginoon ay nasa gitna mo, hindi ka na matatakot pa sa kasamaan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa pagpapuri natin, mga minamahal, sa pag-awit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man po, mga minamahal, yung dumating sa atin na dapat nating tiisin, mga minamahal. Amen. Praise God. Sa pagpapuri mo sa mahal na Panginoon, yan po ay nagsisi. Hilagpusan sila po, nagsisitakas, mga minamahal. Yan po ay aalisin ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, pagpapakita mo ng pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, praise God, awitan mo palagi yung mahal na Panginoon. Umawit ka palagi sa mahal na Panginoon, kagaya ng pag-ibig na ipinakita ni Haring David, mga minamahal. Praise God, sa ating dakilang Diyos. Ganun ang gawin mo, mga minamahal. Purihin mo palagi yung mahal na Panginoon. Kung ang binata sumusuyo sa dalaga, mga minamahal, praise God, hallelujah, praise God, siya po'y naniligaw nung unang panahon daw, mga minamahal, sapagkat din na po natin nasubukan, sa panahon po natin yan, mga minamahal, kung ngunit sabi ng mga tatanda, ganun daw sila sumuyo dati, mga minamahal, sa mga dalaga. Anong ginagawa nila, mga minamahal? Inaawitan po nila ang mga dalaga. Ganun gawin natin ang sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Awitan mo ang mahal na Panginoon, kahit gaano man kabigat ang problema mo, mga minamahal. Kapag na-please mo ang mahal na Panginoon, lahat, mga minamahal, ang kabagabagan mo, aalisin din ng ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Yung bansang Huda nga, mga minamahal, eh. Balikan lang po natin, mga minamahal, yung istorya. Purihin natin dakilang Diyos sa bansang Huda, mga minamahal. Yung bansang Huda nga, mga minamahal, tatlong bansa, mga minamahal. Praise God. Yung, ano ba tawag doon? Yung gustong kumamkam sa kanila, mga minamahal. Tatlong bansa na yun. Yung Ammonites, Moabites, at yung tagabundok ng Sher, mga minamahal. Gusto nilang lupigin, mga minamahal, yung bansa ng Huda, mga minamahal ko. Praise God. Ngayon si Haring Husapat, mga minamahal, siya po'y sumangguni kay Propeta Hazael, mga minamahal. Ngayon ang sabi ni Propeta Hazael, ang pakikipagbaka ay hindi sa'yo, kundi sa mahal na Panginoon. Anong ginawa, mga minamahal, ni Haring Husapat? Naglagay siya ng mga awit doon sa harapan ng mga sundalo, mga minamahal ko. Ibig sabihin, mas mahalaga yung mga awit dun sa mga sundalo. Anong gagawin ng mga awit? Hindi makipagbaka. Sila po ay awit sa mahal na Panginoon. Sila ay magpupuri sa mahal na Panginoon. Dahil napakalbigat, mga minamahal, pangailangan nila sa mahal na Panginoon. Napakalaki ang pangailangan nila sa mahal na Panginoon. Sapagkat tatlong bansa yung gustong sumakop sa kanila. Ano ang ginawa nila? Hindi basta-basta pagpupuri. Amen? Talagang napakalakas ang kanilang tinig sa kanilang pag-awit sa mahal na Panginoon. Inawitan nila ng husto ang mahal na Panginoon. Pinakita nila yung pag-ibig nila sa mahal na Panginoon. Ano ang nangyari, mga minamahal? Yung tatlong bansa, mga minamahal, na gustong sumakop sa kanila, sila-sila po ay nagpatayan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sa ganang atin, mga minamahal, at ng kabagabagan natin, problema natin, hindi natin kaya yan. Ngunit ang Diyos na ating inaawitan, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinupuri, mga minamahal, kapag nagpakumbaba ka sa Kanya, nagbigay ng pag-ibig mo sa pamagitan ng pag-awit mo, mga minamahal, lahat ng gusto po, mga minamahal, na lumupig sa'yo, gustong gumapi sa'yo, mga minamahal ko, lahat po yan ay mapapahiya. Sila po ay palilisin ng malapay noon. Ika-cast out lahat yan ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Yun po, mga minamahal, yung ating pangalawa na gagawin. Amen? Upang yung Espiritu ng Diyos patuloy pong manatili po sa atin. Sapagkat wala na po tayong ibang kaligtasan, mga minamahal ko, praise God, para po makamtan po natin yung ipinangako ng malapay noon sa atin, langit at buhay na walang hanggan. Wala na po ibang kaligtasan, mga minamahal ko.
kundi po mga minamahal, praise God, ang ibigin natin ng ating dakilang Diyos upang manatili po sa atin ang Espiritu ng Diyos, sapagkat sino mang walang Espiritu ng Diyos, hindi po sa Kanya, hindi po sa ating pinakamamalapay noon. Ngunit kapag ikaw ay may Espiritu ng Diyos, anytime now, mga minamahal, bumalik ang malapay noon at ikaw ay filled ng Holy Spirit, mga minamahal, isa ka sa dadagitin ng ating pinakamamalapay noon, magtaka ka, mga minamahal, bigla kang magbagong anyo na lamang. Yung katawan mo na may kasiraan, bagla kang magkakaroon ng katawan na walang kasiraan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ngunit kapag tayo po, mga minamahal, pumupunta lamang dito para masabing dumalo, ngunit hindi po naramdaman yung presensya ng malapang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, praise God, panahon na ito ng paggising, ng matinding pagkagising, mga minamahal. Amen? Ito na yung panahon ng paggising, ng matinding pagkagising, mga minamahal ko, upang gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Yung pangatlo, mga minamahal, na ating gagawin, purihin natin ang dakilang Diyos upang yung Espiritu ng Diyos, mga minamahal ko, ay manatili po sa atin, mga minamahal, na dapat nating tiisin, mga minamahal. Amen? Dapat nating tiisin ito, mga minamahal, ngunit ito hindi na po mabigat na tiisin. Tama ba, minamahal? Hindi na po ito mabigat na tiisin, hindi kagaya ng mga tiniis, mga minamahal, ng mga unang iniligtas ng malapay noon. Amen? Nakamtan nila noon, mga minamahal ko, panlupa lamang, samantala ang makakamtan natin kapag tayo po ay nagtiis, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Langit at buhay na walang hanggan. Amen? Langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal ko, ang ating makakamtan, hindi nakamtan ng iba, ngunit tayo sa ating henerasyon, mga minamahal, sa pagliligtas ng malapay sa panahon natin ngayon. Amen? Langit at buhay na walang hanggan, pagdadalhan sa atin ng ating pinakamamalapay noon. Wala ba tayong malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos? Sa ipagkakaloob ng malapay nun sa atin, mga minamahal, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Praise God. Pangatlo, mga minamahal, na ating palaging isasagawa, mga minamahal, at ating titiisin upang tayo po ay makarating, mga minamahal, praise God, sa kalulhatian ng ating pinakamamahal na painoon. Pakibasa po, minamahal, dito po sa Leviticus, kapitol po 27, ang talata po ay 30, at Malakias, kapitol po 3, ang talata po ay 8. Dito po sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 27, versikulo 30. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Amen. Malakias, dito po kapitulo. Sa Malakias 3, versikulo 8. Kayo ngayon mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Amen. Malakias kapitulo 3, ang talata po ay 8. 3:8. Apo, Malakias kapitulo po 3. 8 po. Tres, ocho. Malakias po. Dito po sa aklat ng Malakias kapitulo 3 bersikulo 8. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamalapay noon. Kaya po natin binabanggit, mga minamahal, yung apat na ito, sapagkat kapag kami po ay pinapadala sa mga pray over, praise God, na, praise God, ito yung mga minamahal yung apat na tinatanong po namin. Ibig sabihin kasi, kapag nagkaroon po ang karamdaman ng tao, mga minamahal, ang anak ng Diyos, 80% po na nagkakaroon ng karamdaman ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, sa pagkakasala. Amen? Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Yung 20%, mga minamahal, na pagkakaroon ng karamdaman ng isang Kristiyano, dahil naman po sa pagpapabaya sa ating kalusugan. Tayo po ay caretaker na ng ating katawan, mga minamahal. Kinakailang alagaan din po natin ang ating kanya-kanyang physical na pangatawan. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Ngunit yung 80%, mga minamahal, praise God, na sanhi o dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman ng tao, mga minamahal, na Kristiyano, mga minamahal, na anak ng Diyos, mga minamahal, ang dahilan po doon, yung tayo po ay nagkasala. Amen? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, praise God, kapag hindi po nagawa ang isang ito, mga minamahal, yung hindi mo pagkakaloob ng ikasampung bahagit mga handong, nagkakaroon ka ng karamdaman. Bakit, mga minamahal? Ibig sabihin, nagkasala ka sa harapan ng malapit. Ibig sabihin, umalis yung Espiritu ng Diyos sa'yo.
palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kapag umalis yung Espiritu ng Diyos sa iyo, mga minamahal, ibig sabihin, wala ka ng kapangyarihan, kaya ka nagkaroon ng karamdaman. Dahil kapag meron kang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, kahit anong karamdaman yan, i-cast out mo yan, karamdaman na ganito, lumayas ka sa pangalan ng malapay noon, aalis yan dahil sa kapangyarihan, praise God, na iyong babanggitin kung ikaw ay hindi nagkasala sa harapan ng malapay. Ngunit kapag ikaw, mga minamahal, hindi nagawa, mga minamahal, na hindi po kinalugdan ng malapay noon, hindi mo mapapalayas yan sapagkat wala na yung Espiritu ng Diyos sa iyo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At isa ito, mga minamahal, kapag hindi ka muna ipagkaloob, mga minamahal, yung ikasampung bahagit mga handog mo, mga minamahal ko, praise God, umaalis sa iyo yung Espiritu ng mahal na Panginoon. Ngunit pagkatapos po, mga minamahal, sinabi ng aming pinipray over, mga minamahal, ito hindi ko na ibigay, Brad, yung aking ikasampung bahagit mga handog. Ngayon, magsisi po tayo, mami. Halimbawa, walang mga minamahal, matanda. Magsisi tayo, mami. Praise God. Magsisi tayo sa malapay, sa kasalanan mo sa malapay noon. At mangako ka, ibigay mo yung ikasampung bahagit handog mo sa malapay noon. Ngayon, gagawin ngayon ng halimbawa, lang pe-pray over natin na matanda, mga minamahal, ibibigay niyo yung ikasampung bahagi kasama yung handog niya sa malapay noon. At tayo mananalangin sa malapay, kami mananalangin sa malapay noon. Maraming mga instances, mga minamahal, na ganyan po ang nangyari. Simula pa po, mga minamahal, na ipapadala po kami sa mga pray over, mga minamahal. 1994 pa. Ganun na po yung mga sitwasyon, yung mga hindi nakapagkaloob ng kanila mga ikasampung bahagi at mga handog. Pagkatapos po mga nalangin, mga minamahal, amen, praise God. Pagkatapos may manalangin, mga minamahal, ibinigay nila sa manggagawa yung kanilang ikasampung bahagi kasama yung handog nila sa malapay noon. Parang nagdahilan lang. Bigla po silang nagkakaroon ng kagalingan. Bakit, mga minamahal, nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon? Yung ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi at mga handog, mga minamahal, pagpapakita yan ng pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Yung pagbibigay mo ng handog sa mahal na Panginoon, pagpipigay yan ng pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Kaya nga yung mga manggagawa ng mahal na Panginoon, purihin ang ating dakilang Diyos. Sa Diyos lang ang kapurihan, mga minamahal. Praise God. Kahit yung buhay nila, ibinigay sa malapay noon sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Wala nang itinira, mga minamahal, para sa kanila. Kami man din nagbibigay ng aming maikapo sa ating pilapay noon at handog sa ating pinakamamahalapay noon. Pati yung buhay namin, ibinigay na namin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya kung grabe yung pag-ibig mo sa malapay noon, minsan, praise God, nabibitin pa ka pa nga, mga minamahal, sa ibibigay mo na handog, minsan binigay mo na 50%. Gusto mo magbigay pa ng magbigay sa malapay noon. Praise God, yan ay pagpapakita ng pag-ibig mo sa malapay. At pananatili, mga minamahal ko, ng Espiritu Diyos, ng Diyos, mga minamahal, na ibinigay na ng Diyos sa iyo para makamtan mo ang kaligtasan na ibinigay ng malapay noon. At makamtan mo ang pangako ng Diyos, mga minamahal, praise God, na langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating Pilipinoon. Praise God. At yung pang-lima, mga minamahal, pang-lima na ba tayo? Pang-lima, mga minamahal, pakibasa po dito po sa Leviticus, kapitulo po 20, ang talata po ay 7. At unang Pedro, kapitulo po 1, ang talata po ay 15. Purihin natin ang Pilipinoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Leviticus, kabanatang 20, talata ay 7. Magpakabanal nga kayo at kayo maging banal, sapagkat ako ang Panginoong ninyong Diyos. At dito po sa unang Pedro, kabanatang 1, talata po ay 15. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko, inyong maalala ang mga bagay na ito. Unang Pedro, kapitulo po 1, talata 15. Unang Pedro, kabanatang 1, talata 5. 15. Unang Pedro, kabanatang 1, talata 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen. Praise God. Banal ang tumawag sa atin, mga minamahal. Napakabanal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Praise God. Kaya, mga minamahal, praise God, minsan yung pinupuntahan namin, praise God, sa mga pray over, mga minamahal, na linisan ng Espiritu ng Diyos dahil sa may nagawa sila na hindi kinalugdan ng malapay noon, mga minamahal ko, praise God. Minsan tinanong namin, dumadalo po ba kayo 3 times a week, mga minamahal? Sabi nila, opo. Kayo po ba'y nagpupurit na nalangin palagi sa malapay noon? Opo. Kayo po ba'y nagbibigay ng ikapot mahandog nyo sa malapay noon? Opo. Ngayon, mga minamahal, kayo po'y nagsusot ng kabanalan at gumagawa palagi ng kabanalan. Kapag alanganin yung sagot, mga minamahal, andon yung hindi kinalugdan ng malapay noon. Amen?
Praise God. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin at ang Diyos, mga minamahal, nagdala sa atin dito, napakabanal. Amen? Banal na banal ang malapainol. Kaya kapag may hindi siya kinalugdan sa atin, mga minamahal, praise God, siya pa'y umaalis at nagkakaroon po tayo ng karamdaman sapagkat wala na po tayong kapangyarihan. Labanan ang karamdaman. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, hindi lang yung, praise God, hindi lamang po, mga minamahal, yung sa ating pananalita. Amen? Ang pagiging banal. Kinakailan kasi, mga minamahal, tayong mga Kristiyano, kahit sa pananalita natin, mga minamahal, banal na tayo. Ang ating labi, mga minamahal, ang tindila, mga minamahal, ginagamit natin yan sa pagpupuri sa ating pinakamamalapay noon. Kapag ikaw ay nagsasalita pa ng mga karumal-dumal na bagay, mga minamahal, ikaw ay nagsasalita pa, mga minamahal, ng mga hindi kinalugdan ng malapay noon, praise God, ang Diyos ay umaalis sa'yo. Amen? Hanggang ang kabagabagan dumarating na sa'yo, hanggang ang karamdaman dumarating na sa'yo, sapagkat, mga minamahal, ang labi mo, mga minamahal ko, ang dila mo ay hindi po banal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, kapag nagpapakabanal ka naman, mga minamahal ko, purihin natin ating dakilang Diyos sa ating pananalita, yung ating kasuotan naman. Kinakailangan, kagaya po niyan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At hindi lamang po dito yan, mga minamahal. Kahit pag-uwi natin sa ating tahanan, ganyan pa rin ang kasuotan natin. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Sapagkat, mga minamahal, praise God, ang ating katawan ay templo ng malapay noon. Walang ibang makakakita, mga minamahal, praise God, ng ating mga itinatago. Walang iba lamang magkakakita niyan, mga minamahal ko, kundi ang ating pinakamamalapan. Kaya kinakailangan nating itago yan sapagkat iyan ay banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord, di ba? Napakabuti ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yun lang yung kailangan po nating tiisin. Hindi na po tayo, mga minamahal, gagawa pa, mga minamahal, praise God, ng mga arko, mga minamahal, upang tayo maligtas, mga minamahal ko. Hindi na po tayo maglalakbay, mga minamahal, ng grabing paglalakbay. Hindi na po tayo magugutom sa daan, mga minamahal ko. Kagaya po ng pagkagutom, mga minamahal, praise God, ng sinasabi nilang gutom ng mga Israelita. Kung tutusin, hindi naman sila nagutom, pinakain naman sila, mga minamahal, ng mana from heaven. Kaya lang, sinasabi nilang gutom sila dahil hindi po nila kayang tiisin yung mana from heaven. Kaya sila'y nagre-reklamo, mga minamahal. Ngunit kapag ikaw ay magtitiis, mga minamahal ko, kahit anuman yung ibigay sa iyo na pagkain ng malapay noon, kagalakan mo yan, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal ko, wala kang ibang inaasam palagi, kundi ang ibigin ang malapay, hindi po yung mga bagay na makakamtan mo dito sa lupa. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay. Yun na lamang yung ating titiisin, mga minamahal, yung panatilihin na nasa atin palagi, yung espiritu ng malapay, na kapag araw ng panamba, nandito ka, mga minamahal, yung kapag mayroong pagpapala sa iyo, ibigay mo yung para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung magpuri ka sa iyong tahanan, mga minamahal ko. Purihin natin ang alpay noon upang makamtan mo yung biyay ng malapay at magsuot ka ng kabanalan. Purihin ang alpay noon at gawin mong banal ang pamumuhay mo. Palapakan natin ang ating pilapay noon. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Kaya, mga minamahal ko, praise God, sa ating panambahan, sikapin po natin, mga minamahal, na tuwing aalis po tayo sa ating panay-panambahan, purihin na alindikilang tayo po ay puspus ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo uuwi, mga minamahal, galing sa ating panambahan na kagaya po ng pagdating po natin dito, mga minamahal. Dumating tayo dito punong-puno, mga minamahal, ng mga problema. Punong-puno ng kalungkutan, mga minamahal. Kung uuwi po tayo na ganun pa rin, mga minamahal, ibig sabihin, hindi ka nagsumikap, mga minamahal, maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ibinibigay lamang ng Diyos, mga minamahal, yung presensya ng malapay noon doon sa mga nagsusumikap at nagsisikap. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Amen? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Lahat ng nagtagumpay, mga minamahal, na iniligtas ng malapay noon sa kanyang pagliligtas sa pagkapahamak sa banal na kasulatan, walang naligtas doon kundi yung lamang nagsumikap at nagtiis anuman yung kanilang sitwasyon na kinakaharap, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya sa last verse po natin, mga minamahal, purihin natin ang Panginoon. Basahin po natin ang last verse po natin, mga minamahal. Sa last verse po natin, mga minamahal ko, dito natin makikita yung pagkakaiba natin sa mga hindi nagsumikap. Dito natin makikita, mga minamahal, yung pagkakaiba natin, mga minamahal ko, doon, mga minamahal, sa hindi naglingkod sa mahal na Panginoon. Pakibasa po, minamahal. Praise God. Isaiah, kapitulo po, dito po sa aklat ni Propeta Isaias, kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 24. Amen. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain
ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. At sila'y magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisalansang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Amen. Amen. Pakibalik sa 22, beloved Brother Mark. Sa 22 may naman, pasensya ka na malaboy mata ko. Dito po sa versikulo 22. Huwag na po ninong. Sa Brother Mark na lang. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay manatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kung paano mananatili palagi, mga minamahal, praise God, yung lilikhain na Diyos na bagong langit at bagong lupa, mga minamahal, sa harap ng Malapinoon. Kapag ikaw ay nagsumikap, mga minamahal, manatili sa iyo, mga minamahal, ang Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng grabing pag-ibig mo, pagpapakita mo ng pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang pangalan mo at ang lahi mo ay kagaya ng langit at lupa na likha ng Malapinoon. Ganon din po mananatili. Amen? Hindi ka na maghihirap, mga minamahal, at magtitiis kagaya ng pagtitiis ni Lot, mga minamahal, nung linisan po nila, mga minamahal, yung Sodoma at Gomorrah, mga minamahal, sapagkat naiwan doon yung iba niyang anak, mga minamahal ko, at manugang at yung asawa niya, mga minamahal, naghaliging asin. Hindi ka na magtitiis na ganun, mga minamahal ko. Kapag, mga minamahal, ikaw ay nagsumikap palagi, mga minamahal, maramdaman mo yung Espiritu ng Diyos, mga minamahal, mapanatili mo Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Maging yung mga loved ones mo, mga minamahal, gagawa at gagawa ang malapay noon ng paraan upang sila rin po ay mga ligtas. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kung paano mananatili, mga minamahal, yung bagong langit at bagong lupa, mga minamahal ko, nalilikhain ng malapay noon, ganun mananatili ang pangalan mo na hindi bubarahin sa aklat ng kordero. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At ganun mananatili ang lahi mo, mga minamahal ko, isa lang maglingkod sa malapay noon, buong sangbahayan maliligtas. Amen? Praise God. Kaya mga minamahal, sa pagpapakainit mo sa paglilingkod sa malapay noon, bagamat hindi mo man nakamtan, mga minamahal, ang mga material na bagay na yung pinapanalangin, ngunit sa kabilang banda, mga minamahal, nakikita mo yung mga loved ones mo unti-unting inililigtas ng malapay noon, dinadala sa tunay na pagsamba. Samantalang nung hinahayuan mo sila, napakahirap mong hayuan dalhin sa paanan ng malapay noon. Amen? Kahit gaano na yung pag-share mo sa kanila, mga minamahal ko, ang hirap-hirap mong dalhin sa paanan ng malapay noon, at ang hirap-hirap mong siran upang sila'y magpakainit sa malapay noon. Ngunit nung ikaw ay nagpakainit, umibig sa malapay noon, ginawa mong lubusan ang kalooban ng malapay noon, unti-unti dinadala na ng malapay noon sa paanan ng ating dakilang Diyos upang kagaya mo, sila rin, mga minamahal, ay maglingkod, makamtan ang langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Sa 23, Blabber Mag. 23, be. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Amen? Praise God. Dire-diretso na, mga minamahal, yung pagsamba natin sa malapay noon. Wala nang para sa ating sarili. Amen? Yung mga iniisip natin, magninegosyo muna ako, maglalaba muna ako, gagawin ko muna ito. Hindi na po iyon. Wala na po tayong ibang gagawin doon, kundi magsamba na lang palagi sa malapay noon, mula sa isang buwan hanggang sa panibagong buwan, mula sa isang sabat hanggang sa panibagong sabat. Tuloy-tuloy na po iyon, mga minamahal. Sasamba na lang tayo palagi sa malapay noon. Hindi pa tayo masaya doon, mga minamahal? Ang sarap kayo sumamba sa palagi sa malapay noon. Amen? Kaya dito sa Pastoral House, mga minamahal, parang araw-araw banal na gawain. Amen? Bakit, mga minamahal? Praise God. Dahil nararamdaman po namin palagi ang presensya ng malapay noon sa araw-araw naming pagsamba sa ating dakilang Diyos, sa araw-araw naming pagpupuri, pag-awis sa malapay noon. Amen? Praise God. Grabe ang kagalakan na ipinaparanas sa amin ng malapay. Kapag puspos na po kami ng presensya ng ating dakilang Diyos, kulang na lang, mga minamahal, sabihin namin, huwag nang matapos ang pagpupuri sa malapay noon. Bakit?
yung kagalakan na nararamdaman namin hindi po kayang palitan ng ibang kagalakan, mga minamahal. Yung maramdaman mo ang presensya ng malapay noon, amen, hindi kayang palitan, mga minamahal, hindi kayang bayaran, mga minamahal ko, amen. Ganon po kahalaga, mga minamahal, praise God, yung pagsamba natin sa ating pinakamamalapayon. Kaya sa panahon na yan, mga minamahal, amen, tayo po'y araw-araw na na nagsasamba sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, 24 blood mark. At sila'y magsisilabas, tayo din magsisilabas, at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsipag sa langsang laban sa akin, sabi ng malapayon, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o ang mamatay man ang kanilang mga apoy at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Amen? Praise God. Yung tayo mga mil magsisilabas, makikita natin yung mga bangkay, yung makaawa-awang mga tao na nagsisalangsang sa mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Yung mga uod sa kanila hindi namamatay. Yung apoy mga minamahal kung saan doon sila naghihirap, hindi namamatay. Amen? Praise God. Samantalang tayo, mga minamahal, nandun tayo nagsasamba sa malapay noon, nakikita natin sumalangsang sa Diyos, sila'y nahihirapan. Ngunit tayo nagsumikap, mga minamahal ko, nagtiis, nagpatuloy, ibigin ang malapay noon. Nandun tayo nagsasamba sa ating dakilang Diyos. Ano ang gusto nyo, mga minamahal? Yung magpatuloy kang magsamba, araw-araw nagsasamba sa malapay noon, araw-araw ka doon, inuuod, mga minamahal, lumalangoy sa apoy. Amen? Ano ang gusto natin, mga minamahal? Ba, walang makasagot, mga minamahal? Amen. Praise God. Maliwanag, mga minamahal. Gusto natin magsamba sa ating pinakamalapay noon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Amen. Hindi po mananatili, mga minamahal, ang kagustuhan nating pagsamba sa malapay noon kung hindi mo pagsumikapan, panatilihin ang presensya ng Diyos na nasa iyo, mga minamahal. Hindi mo maramdaman, mga minamahal, na ikaw ay galak na galak at ikaw, mga minamahal, ay gusto palagi magsamba sa malapay noon. Kung ang presensya ng Diyos, mga minamahal, ay malayo sa iyo. Ngunit kapag ang presensya ng Diyos ay nasa iyo palagi, mga minamahal, yun ang palaging hinahanap mo. Kaya, mga minamahal, makakamtan mo lahat ng ipinangako ng malapay noon na pagliligtas mula po sa pagkasira ng mundong ito, mga minamahal, kung ikaw ay magsumikap, maramdaman palagi ang presensya ng ating dakilang Diyos. Ang laki ng tulong, mga minamahal, kapag nasa iyo ang presensya ng malapay noon, ang Espiritu ng Diyos, ang laki ng tulong. Sa lahat ng ating live webcast viewers, panuorin po ninyo, mga minamahal, yung aming pang-aaral ng banal salita, last Wednesday, midweek service po, mga minamahal, para maalaman ninyo yung gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng tao. Na kung wala kayo nito, mga minamahal, hindi mo makakamtan ang langit at buhay na walang hanggan na pangako ng malapay noon. Ngunit kapag meron ka nito, mga minamahal, lahat, mga minamahal, praise God, nang nabanggit yan, panoorin nyo, balikan po ninyo, mga minamahal, praise God. Last midweek service po ng Baliwag Outreach, mga panoorin nyo po yan, mga minamahal, malalaman po ninyo yung gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo, sapagkat sa ganang tao lamang, hindi niya magagawa, mga minamahal, makamtan yung kanyang kaligtasan kung wala ang tulong ng mahal na Panginoon, ang Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya ano ang dapat po natin gawin, mga minamahal, upang tayo po'y atat palagi na magsamba sa mahal na Panginoon? Ano ang dapat nating palaging gawin? Naisin natin palaging ang Espiritu ng Diyos ay suma sa atin. Asamin natin palagi, mga minamahal, na maramdaman natin yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ang Diyos. Napakabuti ang malapay noon. Sa panahon natin ngayon, nadadalhin tayo sa langit. Hindi ka na maghihirap. Inako na niya ang paghihirap, mga minamahal. Ibigin mo lang siya ng buong puso, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, mga minamahal. Yun lamang yung gagawin mo para manatili sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ngayon na meron ka ng Espiritu ng Diyos. Ngunit sa lahat ng wala pang Espiritu ng Diyos, sa lahat ng aming live webcast viewers, hanapin niyo ang Jesus Miracle Crusade. Dumalo po kayo, mga minamahal. Amen. Para makaalaman niyo at makamtan ninyo kung paano makamtan ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, sa lahat na aking minamahal na kapatiran, praise God, pagkakataon natin, mga minamahal, palagi, tuwing panambahan po natin, na maramdaman po natin ang presensya ng mahal na Panginoon at sumasa atin palagi ang presensya ng mahal na Panginoon. Last verse na po natin yon. Aawitan natin ang mahal na Panginoon. Napakabuti ang Diyos, mga minamahal. Praise God. Napakabuti ang malapay noon. Awitan natin, Panginoon, kay buti mo. Napakabuti ang malapay noon. Praise God. Sa lahat mga awit, mga minamahal, praise God, awitan natin ang Panginoon.
Praise God. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Napakabuti ng malapay na isipin mo palagi kabutihan ng malapay noon, mga minamahal ko. Kapag ang isip mo, mga minamahal, palagi ang kabutihan ng malapay noon, ginawa ng malapay noon sa buhay mo, mga minamahal, maya-maya nararamdaman mo na ang presensya ng ating pinakalapay noon. Ganun po yung sikreto, mga minamahal. Amen. Kaya kung anuman bumabagabag sa puso at isipan mo ngayon, napakahirap mo, mga minamahal, damhin ang presensya ng malapay noon. Amen. Alalahanin mo ang mga mabubuting gawa ng Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo, mga minamahal, kung paano ka dinala ng malapay noon dito upang sambahin ang malapay noon. Alalahanin mo yung ginawa niyang pagkonverte sa'yo. Amen. Praise God. Pero po tayong bisita, minamahal ko. Praise God. Hallelujah. 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 Huwag mong sayangin ang panahon, mga minamahal. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, mga minamahal. Narito ka sa panamban ng malapay noon upang magkaroon ka ng kapangyahingan. Ito ay araw ng malapay. Ito ay Sabbath day para sa ating dakilang Diyos ito, mga minamahal ko. Huwag mong sayangin ang panahon, mga minamahal ko. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, mga minamahal. Ang daming gustong makakamit niyan, mga minamahal, na magkaroon sila ng Espiritu ng Diyos, ngunit wala sila. Ikaw meron ka na, mga minamahal. Alagaan mo na lamang yan. Ingatan mo na lamang yan, mga minamahal, na kinakailang maramdaman mo palagi ang presensya ng ating dakilang Diyos. Magsikap ka maramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos. Awitan natin ang Panginoon. Sabihin mo, wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, malapit noon. Sabihin mo, minamahal, wala tayong kabuluhan dati. Ngunit dahil sa ating mabait na Diyos, ngayon meron na tayong kabuluhan. Sana ko inapatusan inis mo hanggang kamatayan pinaglaban mo ko.